Okay, good morning. So, nandito ulit tayo. Actually, magta-transfer na tayo. Ayan. So, tulad ng napangako sa inyo, i-read ko ulit to, itong tatlo. Kaso may sablay tayo. Napasobrang lagay ko ng pH down. So, ang ginawa ko, binawasan ko siya ng tubig. At saka yung EC niya nasa 1.8, so medyo mataas din. Gusto ko mga 1.7 lang. So, binawasan ko siya ng tubig. Tapos, dinagdagan ko lang siya ng plain water. Kaso yung water na yun, chlorinated pa eh, hindi pa nakasingaw eh. Pero sisingaw din naman yan. So, nagtanggal tayo ng 4 liters, nagdagdag tayo ng 4 liters. Pero ganun pa rin, ang pH level niya nasa 4.8, sobrang baba. So, isa sa siguro sa problem ko, masyadong mababa pa yung tubig nung nilagay ko nga yung 90 ml ng ANB, tsaka yung 15 ml yata yun eh, ng pH down. So, sobrang dami nun. At saka sa palagay ko, hindi lang 15 ml yun eh. Baka lumagpas akong 15 ml, kaya siguro sobrang baba nung pH down niya. So, matagal kasi kung tatanggalin ko, tapos lalagyan ko ng tubig, ganung proseso. Ang ginawa ko, nagdagdag tayo ng pH down. 5 ml ng pH down nilagay ko dito. Kaya hinahalo ko siya ngayon. Yan. So, haluin ko lang. Pero, today, yan, after ko itong haluin, itatransfer ko na rin kaagad yun, yung mga seedlings natin. Yung seedlings natin, tinanim natin nung 2. So, ano bang date ngayon? 15. So, 15 ngayon. So, ibig sabihin, 13 days. Bali, 13 days old na yung seedlings natin. Ayun o. Pakita ko sa inyo mamaya. Hinahalo ko lang to. Tapos, ayan, syempre, hindi ko pa sure kung magno-normalize yung pH niya. Gusto kasi natin siguro mga 5.7 or 5.8, 5.9, ganyan. Pwede na siguro yon. Tapos, yung EC niya ngayon nasa 1.7. Kasi kanina 1.8, dinagdagan natin, binawasan natin ng nutrient solution, tapos nagdagdag tayo ng plain water lang, naging 1.7. So, okay na yon. So, ang problema na lang natin is yung pH level, masyadong acidic. Ayan. Okay na yun, siguro. So, ililipat ko na yung seedlings. So, ayan. So, kinuha ko na rin yung mga takip na pinagpuyatan ko rin kagabi kasi mas nilawakan natin yung butas niya. So, nag-iisip ako kung may pwede nga akong gawing gamit para mas madali na yung pagbutas natin ng ganyang setup. Pero may naisip na ako kung paano yung design. Hindi ko palang napapagawa or kung ano man. Yun. So, ito yung tatlo natin. Yun, oh. Pansin nyo yun. Mas nilakihan natin yung butas. Tapos, yan yung gilid-gilid. Nipper ginamit ko niyan para medyo magpatay ng konti. Ayan. So, dito tayo sa ating mga seedlings. So, mapansin nyo may bawas dito kasi ang seedlings na yan ay katulad nito. Yung sa seedling tray na hindi net cap. Ano yan? Apat lang yata yun or tatlo? Tatlo lang yata yung ganyan ko. So, may isa pang natitira. And dito sa 54 na to, may dalawang hindi tumubo. Dapat nga apat eh, itong dalawa na to, late na to, nag-bloom. Pero okay pa lang naman eh. Pero ihiwalay natin yan, ilalagay natin yan doon. Ayun, doon sa dulo. Yung may styro board na takip. So the rest, ito, mapupunta dyan sa tatlo na yan. Anyway, takpan ko muna, ilagay ko muna to ha. Wait lang. Okay, so ayan. So, pakita ko lang sa inyo kung gaano kataas yung tubig na yan. So, ito yung butas. Ayan. Hindi pa abot. Ayan. Ayan, abot na kaagad, oh. So, ganyan lang. Ganyan lang, abot niya na yung tubig. So, tingnan naman natin kung gaano kahaba itong... Ito na muna kasi wala naman itong tubo. So, ayan. So, ganyan lang. Ito yung sa daliri ko. Ay, sorry. Ano ba ito? Yan. Ito, yan sa daliri ko, yan. Sa dulo ng daliri ko na to,
Yan, sa dulong daliri ko na to, itong sa ibaba, yan, ito, ito, ito. Lapat na kaagad yan sa tubig. So, hindi tayo magkakaroon ng problema sa paglapat. So, may mga, ano naman to, may mga ugat na. Pakita ko sa inyo. So, baka maipit kasi pag ano ko eh. Kuha na lang tayo ng isa dito, isa. Ang ginawa kong paglipat nito, yung buong tray doon sa indoor nursery, nilipat ko sa isa pang tray. So, ayan. Ayan lang. So, that's it. Ayan. So, kaya niluwagan natin tong gilid niya. Sorry. Nakita nyo ba? Hindi ko alam kung ano nakaayos yung camera. Yung gilid niya, kaya nilawakan natin kasi pag nilubog ko siya, tas maliit lang yung dito, yung paligid, medyo parang naiipit siya. So, isa pa, ha? Kasi hindi ko lang kung nakita niyo eh, kaya pasensya na, ha? Masyado akong nakafocus sa kung ano man. So, ayan. Shoot mo lang dyan. Wala, magalaw eh. Baka damig kasi sa gilid yung ugat. Yan, dapat tumama na agad sa tubig yan eh, yung ugat na yan. Yan, so yan. So, tapusin ko lang to, then pakita ko sa inyo pagkatapos. Wait lang. Okay, so ayan, nakapag-transfer na tayo ng 45. So, may natira tayo, so maliban dun sa dalawang hindi talaga tumuloy, meron tayong natirang lima. So, kung tutuusin, tapos yung dalawa pa, binigay ko. Dapat siyam. Ba't parang... O, tama, siyam. Kasi 45 plus 9, 54. 54 nga pala yung tinanim ko. So, yung dalawa, binigay natin kasi meron tayong ka-jogging na gustong subukan yung pagtatanim. Tapos, nagpahiram tayo ng mga container. Yung mga microwavable container ko na may ganyan, pinahiram natin yan sa kanya. Sa masubukan niya. So, may dalawa siyang tinatanim doon. Siyempre, pag at the same time, kung gusto niyong bumili sa akin, wala namang problema. Ang iniisip ko lang dito, sana hindi lumipat yung trips habang maliliit pa tong mga alaga ko dito. Kasi dito may mga trips tong konti eh. Yun. So, iniisipan ko pa rin ng paraan. Sabi nila, yun nga, yung mga sili, bawang, yun, parang ibababad sa tubig, tapos yun yung ipang-spray. Susubukan ko pa yon. Pero mamaya, meron maglalagay tayo ng foliar fertilizer mamayang hapon. Medyo nakaangat kasi. Pero lapat na naman yung ano niyan, yung ilalim niyan dun sa tubig. Foliar fertilizer kasi kakantransfer pa lang din natin. So, isabay na rin natin iba. So, yun nga, hindi naman nun na pe-prevent tong trips. So, it's either early harvest ko, yan. Kaya nga ngayon, gagawa tayong product na salad para at least mabilis yung turnover. Anyway, ito natira, ilipat muna natin doon. Pero, tatlo lang yung kaya kong, apat pala, meron pa doon o isa. Yung nagkaroon ng root rot, lagay natin doon. So, apat, 1, 2, 3, 4, sakto. Meron ako isang matitira. Gawa na lang tayo ng container niya. Ang dami ko pang lilinisin, no? Ipapa-decompose natin yan, tapos iinitin lang natin kasi nababad na yan sa calcium nitrate dati. So, itong mga hindi rin tumuloy, isasama natin dyan. Then, lilinis tayo ng mga net caps, tapos, ito meron pang iba dito. Yung ibang na-stock dito, iinitin ko na lang, hindi ko na siya ibababad ng calcium nitrate. Kasi konti lang naman kailangan ko na kukupit. Dahil pala, hindi ko rin magagamit lahat eh. Kaya gano'n na nangyayari. So, yun. Kunin muna natin. Ay, buksan muna natin. So, kung gusto nyo makita yung ilalim na ito, medyo may lumot na ito. Yan. So, hopefully, mag-okay. Yung dito, tingnan natin kung magka-rotrat ulit yung nalagay natin dyan. Ibig sabihin, malas yan. Malas yung lagayan na yan. So, kuha lang tayo.
Yan, medyo mahirap kasi isang kamay lang gamit ko, pero kasya yan. Siguro maganda tayo, mag-refill tayo dito kasi masyado ng, hindi naman sobrang baba, pero mababa na yung tubig. Pero naman tayo nutrient solution doon. Yun. Saan ba yung ano ko dito? Pangkuha ko. Meron din akong embudo. Yan. So, pakita ko na rin sa inyo kung paano ko ginagawa. So, yan. So, yan yung kanina. So, medyo tinimplahan na natin na maayos to. Ito, maayos naman yung ano nito eh. So, yung ibang sobrang nutrient solution doon na mataas yung pH, nilagay ko dito. Tapos, dinagdagan ko na lang siya ng tubig. Tapos, mga nasa 1.6 yata yung reading nito. Okay, so try natin. Ay, ano natin dito? I-refill natin dito. Dadagdag naman yan eh, dito. Para hindi ko na masyadong iaangat. Titingnan ko na lang sa kabilang butas kung okay na. Pero ano lang to, 2 liters. Muga. Para pagkalapag na pagkalapag natin ng bagong mga ano, may lapat ka, nalapat ka agad. Parang nandito pa kasi. Ganyan. Masyadong mataas pa. Yan. Kuha pa tayo isa. Isang 2 liters pa. Yun. Yun din yung isang iniisip ko eh. Maganda rin na ganun yung takip. Saka madaling i-adjust yung... Parang hindi ko nabubutasin. Masyado kasing makapal yun sa styro box. Parang 1 inch yung kapal ng styro. Eto, itong styro board, ano lang yan eh, 1/2 inch. Kaya saktong-sakto lang siya sa kailangan ko. Kaya yun yung naisip kong ilagay dun sa mga taas. Ito, itong extra butas na to, ito talaga yung pang-refill ko pala. Yan pala talaga yung pang-refill ko. Ayun o. Yan pa talaga mag-refill. Hindi, parang pag ano ko, nag-DWC or kung ano man. Yan, mahaba na yung video natin. Pero ganito talaga kasi yung process ko. Hindi naman siya fixed pa. Parang minomodify-modify din naman natin. So, hindi na natin ubusin yan. Masyado ng marami. Ayan. So, lagay lang tayo. Nakita nyo ba? Basta nilagay ko doon. Hindi ko na kasi na... napapansin yun sa video eh. Ayan. So, para i-check lang natin kung lapat naman siya. Ito naman ito mga delay to tumubo. Kaya mapansin mo, ayan, ang dalawa. Delay tumubo. Kala ko nga hindi na sila, ay, sorry. Kala ko hindi na sila tutubo eh. Pero, tingnan natin. Ayan o. Ay, sorry. Ayan. Lapat naman, di ba? Ayan. Ayan. Ayan lang. So, papansinin mo rin, so, papansinin mo rin sila kasi magsasabi naman sila kung hindi sila okay yung position nila, hindi sila nakakatanggap ng tubig or kung ano man. Matutuyo sila after mga 2-3 days, mapansin mo yan. So, mahalaga din, tinitingnan-tingnan mo sila para alam mo yung nangyayari sa kanila. So, gagawin ko na lang yan ng label, katulad na ito. So, yan, 625 hydraulic. Ito naman, 618. Tapos yung tatlo doon, 613. Ayan, 613 ito.
itong tatlo. So ito, lalagyan ko lang to ng 7-2. Yan, 7-2. Tapos yun, 7-2. Puno na. So itong isa, since kakaiba yung hindi siya netcap, kailangan ko siyang ilagay sa ganitong klaseng setup. Yan. Dapat yung butas, dapat square. Yan, square. Kasya siya dyan. Katulad yun, oh, doon. Square. Yan. Yan yung mga sobra natin. Anong date ba yan? Yun lang. Ayun. Okay, so gawan ko muna ng mabilis na paraan yan. Siguro gagawa, kukuha tayo ng ganito. Ayun, oh, meron pa dun, oh. Hindi ko pa nalilinis. May tatlo akong hinarvest nung nakaraan. Tapos ito, ang ginagawa ko, tinatakpan ko siya ng cardboard, parang mulching. Mulching ba tawag doon? Basta parang hindi natubuan nung kung ano-anong damo. Ayun, may mga damo dito eh. Madamo rin kasi yan. So, ginupit-gupit ko yung damo, tapos tinakpan natin para hindi sila masyadong dumami. Okay, sa palagay ko, sapat na yon na video. So, nakita nyo naman, nag-transfer tayo, mga problema, mga ginawa kong quick fix. Hindi ko lang talaga kung solution yun, pero mga quick fix natin. Then, ito, yung mga excess natin dito. Tumutubo naman sila, mapakinabangan naman natin silang lahat. So, yun lang. Hopefully, magawa ko naman ng paraan is yung sa mga insekto. Then, i-share ko rin sa inyo kung anong ginawa ko. Sa ngayon, itong mga sticky traps, ang pang-prevent ko na dumami sila ng sobra-sobra. So, hopefully, makatulong. And, yun lang. Thank you very much and bye-bye. So, tingnan nyo muna. Ayan. Okay? Bye-bye.